Manalangin po tayo. Banal, mapagpala at mahabagin naming Amang Diyos, salamat po sa biyaya na nagdigtas sa aming mga kaluluwa at gumawa sa aming mga anak ng Diyos. Salamat po sa inyong biyaya. Kami hindi sapat at mahihina. Subalit, hinahawakan ninyo kami sa pamamagitan ng inyong pag-ibig na siyang kumapatnubay, nag-iingat at gumagabay sa amin patungo sa langit. Salamat po sa pagtulong sa mga brothers and sisters na tinubos sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon na magkatipon ngayon upang magkaroon ng banal na pakikisama sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa oras pong ito, bigyan niyo po kami ng lakas ng loob, ng kaaliwan at kalakasan sa pamamagitan ng banal na salita ng Diyos. At kung mayroon mang mga pananalita at kilos sa aming buhay na hindi karapat-dapat sa Panginoon, naway aming makita sa liwanag ng inyong salita at malinis sa pamamagitan ng salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo upang kami maging hiwalay mula sa mga nasisirang bagay ng mundo at makapamuhay sa katotohanan sa natitira naming buhay. Pakiusap, ipakita po ninyo ng higit pa ang paggawa ng Panginoon dito sa Korea, maging sa buong mundo, saan man ipinapangaral ang Ebanghelyo. Kung mayroon mang mga kapatiran na wala rito ngayon, punuin niyo po sila ng naangkop na biyaya saan man sila naroroon. Sa mga nangihina at nasa iba't ibang pagsubok, kahirapan at karamdaman, naway samahan po sila ng Panginoon sa lahat ng sitwasyon. Punuin sila ng nararapat na biyaya at bigyan sila ng kalakasan upang sila'y lubos na magtiwala sa Panginoon. Hawakan po ninyo kami upang walang sino man ang matisod. Pakiusap, kumilos po kayo sa Gongchu Retreat Center kung saan ipinapangaral ang salita ng Diyos. Hinihingi namin ang awa at biyaya ng Diyos upang ang lahat ng dumadalo ay maligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sa oras na ito, ipinagkakatiwala namin ang lahat sa Panginoon mula simula hanggang sa matapos. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Buksan po natin ang Biblia sa Ebanghelyo ni Juan, chapter 1, verse 17. John chapter 1 verse 17. Basahin po natin ito ng dahan-dahan. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Hanggang dito po. Ang ikapitong batch ng Summer Retreat ay nagpapatuloy sa Gongchu Retreat Center. Sa oras na to, ipinapangaral ang Ebanghelyo sa mga grade 3 to 6 elementary students. Gayun din sa middle school at high school. Doon sa may Faith Hall at Hope Hall, ipinapangaral ang mensahe ng Ebanghelyo. Kaya pakiusap po, makinig po kayo sa sermon na may pusong nananalangin. Ito na po ang huling batch kaya maraming tao ang dumalo. Ang bilang ng pre-registration ay 7,855. Ang on-site registration ay 530. At ang bilang mula sa ibang batch ay 2,473. Kaya ang kabuuan ay 10,858. At ang bilang ng mga nananghalian kahapon ay nasa 9,000. Maraming pribadong sasakyan
ang nakaparada. Nasa 2,258 ayon sa ating datos kagabi. Dahil maraming dumating mula sa ibang batch, kaya napakaraming mga sasakyan. At ngayong araw, ang mga gustong dumalo at ang mga magpapabautismo ay nagsisidatingan. Kaya medyo nag-aalala ako sa parking area. Subalit nagpapasalamat ako na ginawang posible ng Diyos na maisaayos ang bawat batch. Maraming kahirapan sa retreat, ngunit dahil sa tulong ng Diyos at dahil sa mga brothers and sisters na gumagawa ng may masayang puso, ay nagpapatuloy ito ng maayos at walang problema. Kaya patuloy po ninyo itong ipanalangin. At pagkaraan ng isang buwan, magkakaroon naman tayo ng fall retreat. Naway magkaroon ulit tayo ng iisang puso para dito. At maraming tao ang tumanggap ng kaligtasan sa summer retreat. Kaya naisip ko na magbigay ng salita na makakatulong, lalong-lalo na para sa mga bagong naligtas. Kaya ang pamagat ng ating sermon ngayon ay ang pagtukoy sa kaibahan ng mga bagay na ginawa ng Diyos. Sa Biblia, maraming bagay ang ginawa ng Diyos na mayroong mga kaibahan o pagkakaiba. Kaya kailangan nating malaman ang mga pagkakaibang ito at matukoy ang mga ito. Ang Diyos ay gumawa ng pagkakaiba. Kapag nalaman natin ang mga kaibahan ito, makakatulong ito upang mas mapatatag ang ating pananampalataya sa salita. Kung sasabihin ko ang lahat ng mga magkakaibang bagay, sa palagay ko ay hindi ko masasabi sa inyo ang lahat. Kaya sasabihin ko sa inyo ang ilang bagay na inihanda ko ayon sa ipapahintulot ng oras natin ngayon. Mula sa napakaraming pagkakaiba na ginawa ng Diyos, ang unang kaibahan na kailangan nating pag-isipan ay ang pagkakaiba sa pagitan ng biyaya at kautosan. Ipinapakita sa buong Biblia mula Genesis hanggang Apokalipsis ang malinaw na pagkakaiba ng biyaya sa kautosan. Sa mga talata, magkasulungat ang biyaya at kautosan sa talatang ating nabasa. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautosan at ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Kung pag-iisipan ninyo, ibinigay, ito ay nagpapahiwatig ng sabilitan. Subalit ang ekspresyong dumating ay nagpapahiwatig ng kusang loob. Kaya sabilitan ba o kusang loob, magkaiba ang kautosan at biyaya. Mayroong pagkakaiba sa pagitan ng biyaya at kautosan. Dapat ninyong malinaw na malaman ang kaibahang ito. Ang layunin ng pagbibigay ng kautosan at ang layunin sa pagbibigay ng biyaya ay magkaiba. Kung malalaman ang kaibahan at ang tamang layunin nito, ang personal na kaligtasan ay magiging sigurado at makakatulong ka rin na maligtas ang ibang tao. Kaya tungkol sa kautosan, sa verse 17, sinabi dito, sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautosan. Ang katangian ng Diyos ay hustisya at pag-ibig. At ang kautosan ay nagpapakita sa hustisya ng Diyos. Hindi alam ng mga tao na mayroon silang kasalanan. Hindi rin nila nalalaman na sila ay nasa isang sitwasyon na hahatulan sila ng Diyos at mauhulog sila sa walang hanggang pagkawasak. Dahil sa kasalanan sila ay hahatulan, hindi nila ito nalalaman. Kaya ang layunin ng pagbibigay ng kautosan ay ipaalam sa mga tao kung ano ang banal, mabuti at matuwid na pamantayan ng Diyos upang mapag-isipan nila ang kanilang sarili sa harapan ng Diyos at maunawaan na sila'y makasalanan na nakatakdang hatulan upang sila'y manumbalik sa Diyos.
Kaya ang kautosan ay ibinigay upang magsisi, upang mithiin ang kaligtasan, upang hanapin ang kapatawaran ng Diyos. Para saan ba ibinigay ang kautosan? Ito ay ibinigay para sa pagsisisi. Para sa pagsisisi. Kaya hanapin natin ang ilang talata. Roma chapter 7 verse 12. Roma chapter 7 verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sabay-sabay. Kaya't ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Sinasabi dito na ang kautusan ay banal, matuwid at mabuti. Sa ibang salita, ipinapakita ng kautusan ang katangian ng Diyos, na siya ay banal, matuwid at mabuti. At dahil sa ang kautusan ay mula sa Diyos, ito ay malinaw na nagpapakita ng pamantayan ng Diyos sa kasalanan. Maging sa mundong ito, kung tatayo ka sa harapan ng isang dakilang tao, may pagkakataon na pwede ka nga manliit sa iyong sarili. Ang Diyos ay hindi nakikita, ngunit dahil sa ang kautusan ay nagmula mismo sa Diyos, kapag tayo ay tumayo sa harap ng banal at perpektong kautusan, maunawaan natin kung gaano tayo lubos na kababa at kahina, at kung gaano karaming kamalian at kasalanan ang mayroon tayo sa kanyang harapan. Kaya sa unang hari, chapter 17 verse 18, sa Lumang Tipan, ang babaeng bala ng Sarepta ay nagsalita kay Propeta Elias, "Anong mayroon ka laban sa akin, ikaw na tao ng Diyos? Naparito ka ba sa akin upang ipaalala mo ang aking kasalanan?" Ganito yung sinabi niya. Ang babaeng bala ng Sarepta, nang siya'y tumayo sa harapan ni Propeta Elias, naalala niya kaagad ang kaniyang kasalanan. Hindi tayo ganyan kapag kaharap natin ang mga hintil o yung mga hindi ligtas. Pero kapag kaharap natin ang mga brothers and sisters, medyo nag-iingat tayo. May nagpapabalik tanaw sa atin na hasuriin kung mayroon bang hindi tama sa ating kilos at salita. Gaya nitong babaeng balo ng Sarepta, nang tumayo siya sa harapan ni Propeta Elias, naalala niya ang kanyang kasalanan sa harapan ng propeta. Ang kautosan ay parang salamin. Ito ay ibinigay bilang salamin. Kaya sa harapan ng banal, matuwid at mabuting Diyos, na ipapaunawa sa atin na tayo ay isang hamak, mahina at maraming kapintasan. Tingnan natin sa Roma chapter 3. Roma chapter 3. Alam na ninyo ito, ngunit kailangan nating tingnan. Verse 19. Basahin natin. Ngayon nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautosan, iyon ay sinasabi sa mga nasa ilalim ng kautosan, upang matahimik ang bawat bibig, at ang buong sanlibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautosan, ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautosan, ay ang pagkakilala ng kasalanan. Ngayon nalalaman natin. Ibig sabihin ay dapat nating malaman. Sinasabi ng salitang ito kung ano ang layunin ng kautusan na ibinigay ng Diyos sa atin. Kung ano ang dapat nating malaman. Kung ano ang sinasabi sa atin ng kautusan. Bago ito, binanggit sa Roma chapter 3 ang katotohanan na ang Diyos perpekto, ngunit ang tao masama. Na ang nag-iisang Diyos lamang ang mabuti at ang tao ay makasalanan. Ito ay binanggit sa Roma kapitulo 3. Sa verse 4, "Huwag nawang mangyari, hayaang ang Diyos ay maging tapat kahit na ang bawat tao ay sinungaling." Sa verse 10 at 12, "Walang matuwid, wala kahit isa, wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos, lahat ay lumihis, sama-sama silang nawala ng kabuluhan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit na isa." Ang Diyos ay tapat at bawat tao ay sinungaling.
na ang Diyos ay matuwid at ang tao ay masama, na walang matuwid, walang mabuti, wala kahit isa. Paulit-ulit itong sinasabi ng Biblia. Ngunit ang tao ay ayaw sumang-ayon dito. Kung hindi nila ito naiintindihan, ano ang dapat nating gawin? Kailangan ba natin silang saktan? Siyempre hindi. Paano nila malalaman na sila ay sinungaling at masamang makasalanan? Mayroong kailangan. Kaya nga ibinigay ng Diyos ang kautusan bilang isang salamin. Sinasabi sa verse 19 at 20 kung ano ang layunin ng kautusan. Kaya may tatlong dahilan kung bakit ibinigay ang kautusan. Ang una, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Inilalahad ng 10 utos ang ating mga kasalanan. Sa Mateo chapter 19, isang binatang mayaman ang lumapit kay Jesus. Nagtanong siya, "Mabuting guro, ano ang mabuting bagay na dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Anong mabuting bagay ang dapat kong gawin?" Akala niya, siya ay isang mabuting tao. Iniisip niya na kaya niyang gumawa ng mabubuting bagay. Ipinaunawa sa kanya ni Jesus na siya ay gumagawa ng paglabag at kasalanan. Kaya't sumagot si Jesus, "Walang mabuti, kundi Diyos lang." At sinabi sa kanya ni Jesus ang mga utos ng Diyos. Huwag papatay, huwag mangangalunya, huwag magnanakaw, huwag maging sinungaling na saksi. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Bakit binanggit ni Jesus ang mga utos? Ito'y upang patayuin siya sa harapan ng pamantayan ng Diyos. Ngunit hindi nalaman ng binatang mayaman ang kanyang kasalanan. At sa huli ay hindi niya naintindihan kung paano makukuha ang buhay na walang hanggan. Iniwan niya si Jesus. Kaya sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala sa kasalanan. At ang pangalawang layunin ng kautusan ay upang patahimikin ang bawat bibig. Aling bibig ang pinatatahimik? Pinatatahimik ang bibig na nagsasabing, "Mabuting tao naman ako." Ang bibig na nagsasabing, "Bakit naman ako pupunta sa impyerno?" Pinatatahimik ang bibig. Kung mayroong kasalanan, dapat siyang tumahimik. At pangatlo, upang ang buong sanlibutan ay mapasailalim sa hatol ng Diyos. Ibig sabihin, tayo ay nasa ilalim ng kahatulan dahil sa kasalanan. Ang layunin ng kautusan ay upang ipaalam sa atin na tayong lahat ay may sala sa harapan ng Diyos. Mapatahimik ang bibig at mapasailalim sa hatol ng Diyos. May panahon na walang kautusan. Ito'y mula sa panahon ni Adan hanggang kay Moises. Kung gayon, wala bang kasalanan sa panahong iyon dahil walang kautusan? Kahit na walang kautusan, nakagawa sila ng kasalanan. Ngunit ang kanilang mga kasalanan ay hindi hahatulan sa pamamagitan ng kautusan sapagkat wala pang kautusan. Tingnan natin sa Roma chapter 3 verse 19 at 20. Roma chapter 3 verse 19 at 20. Roma chapter 5 verse 13 to 14, basahin natin. Tunay na ang kasalanan ay nasa sanlibutan bago pa dumating ang kautusan. Ngunit hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa kanila na hindi nagkasala ng tulad ng paglabag ni Adan, na siyang anyo ng isa na darating. Tunay na ang kasalanan ay nasa sanlibutan bago pa dumating ang kautusan. Ngunit hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Ang walang kautusan, ito yung panahon mula kay Adan hanggang kay Moises. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa man dumating ang kautusan. Si Adan ay nagkasala at lahat ng tao ay tinanggap mula sa kanya ang likas na kasamaan. Tayong lahat ay naging makasalanan. Ngunit ang problema, kahit na nakakagawa sila ng kasalanan, walang panukat na kautusan. Kaya sa verse 14, sinabi ng Diyos, "Gayunman, ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moises,
kahit sa kanila na hindi nagkasala na tulad ng paglabag ni Adan. Kaya ang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos kay Moises ang kautosan ay upang ipaunawa sa mga tao na sila ay makasalanan, na kailangan nilang ibanghelyo upang maligtas. Kaya ang kautosan ay hindi para sa mga matuwid, kundi para sa mga nagkakasala, upang malaman nila na sila ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Kung hindi nila alam ang kasalanan, hindi sila lalapit sa Ebanghelyo at kay Kristo. Kaya ibinigay ng Diyos ang kautosan para sa mga makasalanan, upang sila ay magsisi at tanggapin si Kristo. Kaya nga, ang kautosan ay hindi para sa mga matuwid, kundi para sa mga nagkakasala, upang malaman nila na sila ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya nga ibinigay ng Diyos ang kautosan para sa mga makasalanan, upang sila ay makapagsisi. Tingnan natin sa 1 Timoteo chapter 1. 1 Timoteo chapter 1 verse 8 at 11. 1 Timoteo chapter 1 verse 8 at 11. Medyo may kahabaan ang mga talatang ito. Babasahin ko po. Ngunit nalalaman natin na ang kautosan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid na paraan. Ito ay nangangahulugang naunawaan na ang kautosan ay hindi ginawa para sa taong matuwid, kundi para sa mga walang kinikilalang batas at mapaghimagsik, para sa mga masasama at mga makasalanan, para sa mga hindi banal at lapastangan, para sa mga pumapatay sa ama at ina, para sa mga mamamatay tao, para sa mga mapakiapid, para sa nakikipagtalik sa kapwa lalaki o babae, para sa mga nagbebenta ng alipin, para sa mga sinungaling, para sa mga mandaraya, at kung may iba pang bagay na salungat sa mahusay na aral. Basahin natin ang sabay-sabay, verse 11 lang. Ayon sa maluwalhating ibanghelyo ng mapagpalang Diyos na ipinagkatiwala sa akin. Dito din ay ipinapakita ang dalawang layunin ng kautosan. Ano ang ibig sabihin ng kung ginagamit ng tao sa matuwid na paraan? May mga layunin kung bakit ibinigay ng Diyos ang kautosan. Kapag ang kautosan ay ginamit ayon sa kalooban ng Diyos, masasabi natin na ito ay ginamit sa matuwid na paraan. Ipinapahayag ng kautosan ang hustisya ng Diyos at nagbibigay ng kaalaman sa kasalanan, pinatatahimik ang bibig, at isinasailalim ang makasalanan sa hatol ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay lumapit sa Diyos ang makasalanan at magsisi upang maligtas. Ngunit, kung sinusubukan ng tao na sumunod sa kautosan para makalapit sa Diyos, ito ay maling paggamit sa kautosan. Ang kautosan ay ibinigay para sa pagsisisi. Ngunit kung mayroong nagnanais na pumunta sa langit sa pamamagitan ng pagsunod sa kautosan, ito ay maling paraan ng paggamit sa kautosan. Ginagamit niya ang kautosan sa maling paraan. Ngunit nalalaman natin na ang kautosan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid na paraan. Ang kautosan ay nagpapakita ng pamantayan ng Diyos at ito ay mabuti. Ang kautosan ay hindi masama at mayroong dalawang bagay ditong binanggit. Una, ang layunin ng pagbibigay ng kautosan ay hindi para sa matuwid na tao. Bakit ba patuloy ang Kongreso sa paggawa ng mga batas? Ito'y dahil sa patuloy din ang pagdami ng krimen. Upang mapigilan ang krimen, kapag may krimen na nagawa, ipinapatupad ang batas para sa layunin ng paghatol at pagpaparusa. Ang batas ay mabuti para sa mga sumusunod dito, ngunit ito ay kahatulan para sa mga lumalabag. Kaya nga, hindi ginawa ang batas para sa mga matutuwid, kundi para sa mga lumalabag at masuwayin. At mula rito hanggang verse 10 ay ipinapakita ang sampung utos. Sinasabi,
kundi para sa mga walang kinikilalang batas at mapaghimagsik, para sa mga masasama at mga makasalanan, para sa mga hindi banal at lapastangan. Ito ang una hanggang ikaapat na utos, ang mga kasalanang patungkol sa Diyos. At patungkol naman sa tao, mula verse 9, para sa mga pumapatay sa ama at ina, hindi ba ito ang ikalimang utos? Igalang mo ang iyong ama at ina. At pagkatapos, para sa mga mamamatay tao. Para sa mga mamamatay tao. Ito ang ika-anim. At para sa mga mapakiapid sa nakikipagtalik sa kapwa lalaki o babae, ito naman ang ikapito. At pagkatapos ay para sa mga nagbibenta ng alipin o dumudukot ng tao, ito ang ikawalong utos. Huwag kang magnanakaw. At para sa mga sinungaling, ito ang ikasyam na utos. At pagkatapos ay para sa mga nanunumpa, ito ang ikasampung utos. Kaya nga, ang kautosan ay hindi para sa mga matuwid, kundi para sa mga makasalanan na lumalabag sa kautosan. Napakaliwanag nito. Ibinigay ang kautosan hindi para sa matuwid, kundi para sa mga kasalanang lumalabag sa kautosan. At pangalawa, ito rin ay para sa mga sumasalungat sa mahusay na aral. Sinabi, at kung may iba pang bagay na salungat sa mahusay na aral, ano ba itong mahusay na aral? Sa verse 11, ito ang maluwalhating ibanghelyo ng mapagpalang Diyos. Ito ay ibinigay para sa mga lumalaban sa ibanghelyo. Para maunawaan ang ibanghelyo, kailangan mo munang matanggap na ikaw ay makasalanan. Sinasabi ng Biblia, kayo ay magsisi at manampalataya sa ibanghelyo. Bakit hindi tinatanggap ng mga tao ang ibanghelyo? Ito ay dahil sa hindi nila nalalamang may Diyos at hindi sila nagsisisi sa harapan ng Diyos. Kaya sa pamamagitan ng kautosan, makikilala nila ang Diyos, mauunawaan nila ang kasalanan at manunumbalik sila sa Diyos. Kaya nga ang layunin ng kautosan ay upang matanggap ng mga tao ang ibanghelyo. Kaya ang kautosan ay ibinigay sa mga makasalanan upang maunawaan nila ang kanilang kasalanan. Dalhin sila sa pagsisisi at tanggapin ang ibanghelyo. At kung iisipin natin sa kasaysayan ng Israel, tinawag ng Diyos si Abraham mula sa Ur ng mga Kaldeyo. Umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Tinawag ng Diyos si Abraham. At ang panahon mula kay Abraham hanggang kay Jesus ay ang panahon ng napiling bayan, panahon ng mga Israelita. Sa panahon ng napiling bayan, binigyan ng Diyos ang Israel ng dalawang tipan. Ang isa ay tipan ng biyaya, ibig sabihin sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyaya na ibinigay ng Diyos, maliligtas ang tao, na hindi inaalintana ang kanyang mga kilos at mga nagawa. Kung sasampalataya siya sa inihanda at ginawa ng Diyos para sa kanya, siya ay maliligtas. At ang ikalawang tipan ay ang tipan ng mga gawa, na kung susunod sa kautosan ay magbibigay ang Diyos ng pagpapala. Kaya may dalawang tipan, tipan ng biyaya at tipan ng mga gawa. Ang una ay tipan ng biyaya at sunod ay ang tipan ng mga gawa. Kailangan natin itong pag-isipan. Kung gayon, magagawa ba ng ikalawang tipan, ang tipan ng mga gawa na mapawalang bisa ang unang tipan, ang tipan ng biyaya? Hindi maaari. Bakit ibinigay ito? Ang tipan ng mga gawa ay ibinigay upang mahigpit na maitatag ang tipan ng biyaya. Ito ang sagot sa Galatia chapter 3. Kaya tingnan natin sa Galatia chapter 3 verse 17. Galatia chapter 3 verse 17. Galatia chapter 3 verse 17. Pagkatapos ay basahin po natin sa verse 19. Basahin muna natin ang verse 17 at sunod verse 19. Kung nakita na ninyo, basahin natin ang sabay-sabay. Ito ang ibig kong sabihin. Ang kautosan na dumating pagkaraan ng 430 taon ay hindi nagpapawalang bisa sa tipan na dati nang pinagtibay ng Diyos.
upang pawalang saysay ang pangako. Galatia chapter 3 verse 19, bakit pa mayroong kautusan? Ito ay dinagdag dahil sa mga paglabag hanggang sa dumating ang binhi na siyang pinangakuan at ito ibinigay sa pamamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. Ang kautusan na dumating pagkaraan ng 430 taon ay hindi nagpapawalang bisa sa tipan na dati ng pinagtibay ng Diyos. Ano ang unang tipan na paunang ginawa ng Diyos? Noong tinawag ng Diyos si Abraham sa Ur ng mga Kaldeyo, sa Genesis chapter 12, ikaw ay magiging isang pagpapala at sa pamamagitan mo ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Sa pamamagitan mo, lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Ito ay tumutukoy kay Jesus, na Kristo ang tagapagligtas na darating sa kasaysayan ng Israel. Tinanggap niya ang kahatulan at namatay sa krus para sa kasalanan ng lahat ng tao. At ngayong tapos na ang Ebanghelyo, ito ay ipinapangaral sa buong mundo. At silang mga nagsisi at nanampalataya ay tumanggap ng kaligtasan, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, kundi sa pamamagitan ng biyaya. Sino man ay maaaring tumanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyayang inihanda ng Diyos. At kung titingnan natin sa Genesis chapter 22, noong inialay ni Abraham ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac sa Diyos, sa Genesis chapter 22 verse 18, sinabi sa kanya ng Diyos, sa pamamagitan ng iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa. Ang iyong binhi, ito ay tumutukoy kay Kristo. At paglipas ng panahon, sa Genesis chapter 26 verse 4, ibinigay din ng Diyos ang parehong tipan kay Isaac. At pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa sa pamamagitan ng iyong binhi. At sa Genesis chapter 28 verse 14 kay Jacob din, at lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain sa pamamagitan mo at ng iyong binhi, kay Abraham, Isaac at Jacob. Paulit-ulit niyang sinabi ang tungkol sa tipan ng iyong binhi. Tipan sa pamamagitan ni Kristo. At ilang taon silang nanatili sa Ehipto sa panahon ni Jacob? Ang 430 taon dito ay tumutukoy sa panahon ng pananatili ng mga Israelita sa Ehipto. Kaya sa katapusan ng 430 taon ng araw ding iyon, ang lahat ng mga hukbo ng Panginoon ay umalis sa lupain ng Ehipto. Bagaman nabuhay sila bilang alipin sa loob ng 400 taon, nanirahan talaga sila sa Ehipto sa loob ng 430 taon. At nang pumunta sila sa bundok ng Sinai, pagkatapos siligtas ng mga Israelita mula sa Ehipto, ibinigay sa kanila ng Diyos ang 2 tapyas na bato kung saan nakasulat ang 10 utos, ang kautusan. Patuloy niyang sinabi kay Abraham, Isaac at Jacob ang tipan ng biyaya, ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At pagkatapos, pagkaraan ng 430 years, ibinigay ang kautusan. Kung gayon, mapapawalang sala ba, mapapawalang bisa ba ng kautusan ang tipan na naunang ipinangako? Sinasabi ng Biblia na hindi. Kahit tipan na gawa ng tao ay hindi madaling mapawalang bisa. Kaya't paano mapapawalang bisa ang tipan na Diyos ang nangako? Kung gayon, bakit ibinigay ang kautusan? Para kapag dumating ang Kristo, ang puso ng mga tao ay handa na tanggapin siya. Kaya sa verse 19, bakit pa mayroong kautusan? Bakit ibinigay ang kautusan? Bakit ibinigay ang kautusan pagkatapos ng biyaya? Ito ay idinagdag dahil sa mga paglabag. Dahil sa ang tao ay nagkasala, ito ay idinagdag dahil sa mga paglabag. Hanggang sa dumating ang binhi na siyang pinangakuan. At ito ay ibinigay sa pamamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. Kaya sino ang pangakong binhi? Sinabi kay Abraham at sa pamamagitan ng iyong binhi. Kay Isaac sa pamamagitan ng iyong binhi. Kay Jacob, lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain sa pamamagitan mo at ng iyong binhi. Ang binhing iyon ay si Jesucristo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, ibibigay ang pangakong buhay at kaligtasan hanggang sa dumating ang binhi. Kaya ang lumang tipan, sa loob ng 2,000 years ng kasaysayan, ay paghahanda para matanggap si Kristo. Ibinigay ang kautusan upang ipaunawa sa mga tao ang kanilang kasalanan. Ang tao ay hindi makakalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan.
Gayunpaman, nagkamali ang mga Israelita sa paggamit ng kautusan. Sinubukan nila na pumunta sa langit sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Mali ang pamamaraan nila sa paggamit ng kautusan. Mali ang kanilang pamamaraan sa paggamit ng kautusan. Kaya tingnan natin sa Galatia chapter 3 verse 23 hanggang 25. Basahin po natin. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, nabibilanggo tayo at binabantayan sa ilalim ng kautusan hanggang sa ang pananampalataya ay ipahayag. Kaya't ang kautusan ay naging ating tagasupil hanggang sa dumating si Kristo upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Subalit ngayong dumating na ang pananampalataya, tayo ay wala na sa ilalim ng tagasupil. Kung titingnan natin dito, mayroong salitang bago dumating ang pananampalataya. Sa verse 25, mayroong salitang ngayong dumating na ang pananampalataya. Sa verse 23, hanggang sa ang pananampalataya ay ipahayag. At sa verse 24, ang kautusan ay naging ating tagasupil hanggang sa dumating si Kristo. Bago dumating ang pananampalataya, lahat ay ipinanganak kay Adan at nasa ilalim ng kautusan. Ipinauunawa sa atin ng kautusan ang ating mga kasalanan. Pinatatahimik ang ating bibig at isinasailalim tayo sa hatol ng Diyos. Tayo ay ipinanganak kay Adan. Kasabay nito, ipinanganak tayo sa ilalim ng kautusan. Kaya't ang kautusan ay naging tagasupil hanggang sa dumating si Kristo. Nang panahong isulat ito, ang tagasupil ay isang tagapag-alaga ng bata. Hanggang sa lumaki at makapag-aral ang bata. Sa Galatia chapter 4, ipinahayag bilang tagapag-alaga, tagapangalaga at mga katiwala. Kaya tayo rin, dati ay nasa ilalim ng kautusan bago tayo nagkaroon ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng kautusan, naunawaan natin ang ating mga kasalanan at naunawaan natin na dapat tayong bumalik sa Diyos at lumapit kay Kristo. Sa pamamagitan ng salamin, nakikita natin ang ating karumihan. At naghuhugas tayo ng tubig upang maalis ito. Kagaya nito, nakita natin ang ating mga kamalian, mga kasalanan, at paghuhukom sa pamamagitan ng kautusan. At lumapit tayo kay Kristo upang mahugasan. Nagtungo tayo kay Kristo at tumanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan. Sinasabi na ang mga naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya ay wala na sa ilalim ng kautusan. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, tayo ay naging malaya na mula sa paghuhukom, sa kahatulan at sa kautusan. Tayo ay lubos nang nahiwalay sa kautusan. Kaya ano ba ang layunin ng kautusan? Nararapat na malaman natin ang tama ang kautusan at gamitin ito sa wastong layunin kung para saan ito ibinigay. At biyaya. Biyaya. Biyaya ang nagdiligtas sa mga taong nakaunawa sa kasalanan sa pamamagitan ng kautusan. Nalaman nating tayo'y nasa ilalim ng kautusan at lumapit tayo kay Kristo. Biyaya. Ang biyaya ang nagdigtas sa atin. Kaya balikan natin sa Juan chapter 1 verse 17. John chapter 1 verse 17. John chapter 1 verse 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya ang kautusan ay nagpapakita sa hustisya ng Diyos. Ito'y ibinigay na sa pilitan. Ngunit ang biyaya at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang biyaya ay nagpapakita sa pag-ibig ng Diyos.
ang dalawang katangian ng Diyos, hustisya at pag-ibig. Ang biyaya ang nagpapakita sa pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos ay gumawa ng plano para iligtas tayo. Hindi dahil sa nakiusap tayo sa Kanya. Hindi po. Ito ay dahil sa pag-ibig ng Diyos sa ating espiritu. Kaya nga naghanda siya ng plano ng kaligtasan bago pa man magsimula ang panahon. Inihanda niya ang pagpapadala kay Jesucristo. At si Jesus ay dumating ayon sa plano at namatay sa krus upang bayaran ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya naman, sa panig ng Diyos nagmula ang kaligtasan. Kusang loob niya itong ginawa. Kaya noong dumating si Jesus, sa John chapter 10 verse 18, walang nag-aalis nito sa akin, kundi kusa ko itong ibinibigay. Walang nag-aalis nito sa akin, kundi kusa ko itong ibinibigay. Sino ang pumatay at kumuha sa buhay ni Jesus? Hindi ito kinuha ng mga sundalong Romano. Ito ay kusang ibinigay ni Jesus. Si Jesus ay mayroong kapangyarihan at awtoridad na talunin silang lahat. Ngunit bakit pinasan ni Jesus ang krus? Hindi dahil sa kulang ang kanyang kapangyarihan. Hindi dahil sa siya ay mahina. Kundi siya mismo ay nagkusang pumunta sa ganoong paraan para sa atin. Siya ay dumating sa sarili niyang kalooban. At sa unang Pedro chapter 2 verse 24, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy. Ibig sabihin ay kusang loob. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy. Bakit? Dahil sa mahal niya tayo. Sa John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si D.L. Moody ay maraming beses na nagbalak ipangaral itong verse 16. Siya ay nagbalak, sumuko ng maraming ulit. Ang dahilan kung bakit hindi niya maituloy ang plano na mag-sermon tungkol sa John chapter 3 verse 16 ay dahil sa wala siyang kumpiyansa na lubos na maipaliwanag ang lalim ng katagang gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga patuloy na naantala ang paggawa niya sa sermon na iyon. Labis niya nga pinag-isipan. Maaari ba nating lubos na maunawaan ang lalim at sukat ng pag-ibig na iyon? Maunawaan lang natin ito pag dumating na tayo sa kaharian ng langit. Ang pag-ibig na iyon na nagpakilos sa Diyos. Ang layunin ng biyaya ay tulungan ang mga taong nagsisi at nakaunawa sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kautosan na matanggap ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya sa Efeso chapter 2 verse 8 at 9, sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Sa makatuwid, mayroong malinaw na kaibahan sa pagitan ng biyaya at kautusan. At magkaiba din ang kanilang layunin. Kung malalaman ng isang tao ang layunin kung para saan ibinigay ang kautusan at biyaya, at gagamitin ang mga ito sa layunin nito na wasto, siya ay maaaring maligtas. At kung titingnan natin ang kasaysayan ng Israel sa lumang tipan, si Moises ang kumakatawan sa tumanggap ng kautusan. Siya'y namatay sa bundok Nebo at hindi nakapasok sa lupain ng Kanaan. At si Josue ang sumunod na pinuno, pinangunahan niya ang mga Israelita sa pagtawid sa ilog Jordan. Nakipaglaban siya sa 7 tribo ng Kanaan at hinati ang lupain ng Kanaan sa 12 anak ni Jacob. Bakit ba si Moises hindi pinahintulutang pumasok sa lupain ng Kanaan? Siyempre dahil sa mayroon siyang nagawang mali. Ngunit kasabay din ito, siya ay kumakatawan sa kautusan. Ipinapakita sa atin ng Diyos na hindi maaaring makapasok sa langit sa pamamagitan ng kautusan. Sa pamamagitan ng gawa at sariling katuwiran ay hindi pwede. At ano naman ang ibig sabihin ng Josue? Ibig sabihin ng Josue ay si Jehovah ang kaligtasan. Ang Josue ay Jesus na ang ibig sabihin ay kaligtasan.
Sa pamamagitan ni Moises na hindi nadala ang mga Israelita papasok sa Kanaan, malinaw na ipinakita ng Diyos sa mga Israelita na maaari lamang silang makapasok sa kaharian ng langit sa pamamagitan ng pananampalataya sa Ebanghelyo ng biyaya na tinapos na ni Jesus. Nakapasok sila sa pamamagitan ni Josue. Ang biyaya at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Ito ay isang kamangha-manghang bagay na ginawa ng Diyos. Ginawa niya ito ng may pagkukusa dahil sa mahal niya tayo. Natagpuan natin si Yesu Kristo at naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. At nang mapasa atin si Yesu Kristo, napasa atin ang lahat. Kaya sa Kolosa, si Kristo na sa kanya nakatago ang lahat ng kayamanan ng karunungan at kaalaman. Anong kayamanan? Ang lahat ng karunungan at kaalaman na kailangan natin sa ating buhay pananampalataya ay na kay Kristo. At lahat ng gustong ibigay sa atin ng Diyos ay na kay Kristo. At kay Kristo ay nauunawaan natin ang Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo ay makikita natin ang tunay na larawan ng Diyos. Kaya ang biyaya at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Ito ay ibinigay sa atin sa pamamagitan ng biyaya. At si Moises at si Apostol Pablo, kung ihahambing natin, si Moises at si Apostol Pablo. Si Moises ay may ministeryo ng paghatol. At si Apostol Pablo ay may ministeryo ng buhay. Ang ministeryo ng paghatol ay ang pumatay. At ang ministeryo ng biyaya ay ang bumuhay. Di ba? Ang pangangasiwa ni Moises sa kautosan ay marangal sapagkat ipinapakita nito ang hustisya na siyang katangian ng Diyos. Ngunit ang biyaya na siyang pag-ibig ng Diyos ay mas maluwalhati. At kagaya ni Pablo, tinanggap natin ang biyayang ito. Bagaman hindi tayo lahat pastor, ngunit tinanggap natin at ipinapangaral ang mensaheng ito. Tama? Kailangan nating isipin kung gaano ito kahanga-hanga. Sa 2 Korinto chapter 3 sa Biblia, sa 2 Korinto chapter 3 verse 6 hanggang 11, babasahin ko po. Na ginawa kaming may kakayahan na maging mga lingkod ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng spirito. Sapagkat ang titik ay pumapatay, subalit ang spirito ay nagbibigay buhay. Ngunit kung ang pamamangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nakaukit sa mga bato ay may kaluwalhatian, ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha na ang kaluwalhatiang iyon ay lumilipas. Paano ang pangangasiwa ng Espiritu ay hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian? Sapagkat kung ang pangangasiwa ng kahatulan ay may kaluwalhatian, ang pangangasiwa ng katuwiran ay lalong may higit na kaluwalhatian. Tunay na sa ganitong kalagayan, ang dating may kaluwalhatian ay nawalan ng kanyang kaluwalhatian dahil sa kaluwalhatiang nakahihigit dito. Sapagkat kung ang bagay na lumilipas ay may kaluwalhatian, ang nananatili ay may higit pang kaluwalhatian. At sa verse 17 at 18, basahin po natin ang sabay-sabay. Ngayon ang Panginoon ay siyang Spirito at kung saan naroon ang Spirito ng Panginoon, mayroong kalayaan. At tayong lahat na walang talokbong ang mukha na nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon gaya sa isang salamin ay nababago sa gayunding larawan mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siyang Spirito. Dito, si Moises ay tagapangasiwa ng paghatol at si Pablo ay tagapangasiwa ng biyaya. At gaano ba kadakila ang kaluwalhatian ng Ebanghelyo? Mayroon siya ditong pitong argumento. Pitong argumento. Tingnan natin ang saglit. Sa verse 6, na maging mga lingkod ng bagong tipan. Tayong lahat ay mga tagapangasiwa ng bagong tipan. Ang kautosan ay ang lumang tipan. At ang ebanghelyo ay ang bagong tipan.
ginawa niya tayong may kakayahan na maging mga lingkod ng bagong tipan. Lahat ay naligtas, lahat ng naligtas, lingkod ng bagong tipan. Hindi lang si Pablo, kundi tayong lahat. Ang pagkakaiba lang, ang iba ay full-time sa gawain at ang iba naman ay mayroong sariling trabaho, ngunit nangangasiwa din. Hindi sa titik, kundi sa spirito. Ang una ay kaibahan sa pagitan ng titik at spirito. Ang titik ay salita, parang alpabeto. Ang 10 utos, ang kautusan, ay ibinigay sa pamamagitan ng titik. Ito ay isinulat sa 2 tapyas ng bato. Ngunit ang Espiritu Santo ay nagbibigay sa atin ang buhay. Ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya ito ay kaibahan sa pagitan ng titik at Espiritu. May pagkakaiba. Sabi rito, ang titik ay pumapatay, subalit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Ang layunin ng kautusan ay upang humatol, upang maunawaan ng tao ang kasalanan, mapatahimik ang kanilang bibig, madala sila sa hatol ng Diyos, at patayin sila. Ngunit ang biyaya ay ang pagliligtas ng Espiritu. Ito ang pagbuhay sa patay at paghila sa kanila mula sa impyerno. Ang titik ay nakasulat sa bato, ngunit ang biyaya ay nakasulat sa ating puso. At sa verse 7 at 8, ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha, na ang kaluwalhatiang iyon ay lumilipas. O ang pangangasiwa ng sulat ay maluwalhati, sapagkat inihahayag nito ang kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit ang pangangasiwa ng Espiritu ay higit na maluwalhati. Si Moises ay 2 beses na umakyat sa bundok. Tinanggap niya ang 10 utos. Sa Exodus chapter 34, siya ay naroon sa itaas ng bundok sa loob ng 40 araw at nagkaroon siya ng pakikisama sa Diyos. Nang si Moises ay bumaba sa bundok, ang balat ng kanyang mukha ay nagdiwanag, kaya ang mga Israelita ay natakot na lumapit sa kanya. Nalalaman ni Moises na ang diwanag na ito ay maglalaho din kinalaunan. Natanggap lang niya ang diwanag dahil sa siya ay napalapit sa Diyos. Nalalaman niya na maglalaho din ang liwanag na ito, kaya upang huwag itong makita ng mga tao, naglagay siya ng talukbong sa kanyang mukha. Naglagay siya ng talukbong dahil natatakot ang mga Israelita at ang kaluwalhatiang ito ay maglalaho din kinalaunan. Ito ay pansamantalang kaluwalhatian. Ang mahalagang katotohanan ay maglalaho din ito. Ang kautusan ay may kaluwalhatian na lumilipas. Ngunit ang biyaya ay walang hanggan. Kaya nga mas maluwalhati ang pangangasiwa ng Espiritu kaysa pangangasiwa ng titik. At sa verse 9, sapagkat kung ang pangangasiwa ng kahatulan ay may kaluwalhatian, ang pangangasiwa ng katuwiran ay lalong may higit na kaluwalhatian. Ang biyaya ay pangangasiwa ng katuwiran. Ito ay nagdidigtas at binabago nito ang buhay ng tao. At sa verse 10, tunay na sa ganitong kalagayan, ang dating may kaluwalhatian ay nawalan ng kanyang kaluwalhatian dahil sa kaluwalhatiang nakahihigit dito. Ito ay paghahambing sa kautosan at biyaya. Ang kautosan ay niluwalhati, ngunit ang biyaya ay mas nakahihigit dito. Kaya ang kautosan ay nawalan ng kaluwalhatian. At ikapito, sapagkat kung ang bagay na lumilipas ay may kaluwalhatian, ibig sabihin, nang magliwanag ang mukha ni Moises nang matanggap niya ang kautusan, ang liwanag na iyon ay lumipas. Ngunit ang kaluwalhatian ng mga taong ligtas ay hindi lilipas, hindi ito mawawala. Sa verse 17, ang Panginoon ay siyang Espiritu at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, mayroong kalayaan. Nang iligtas niya tayo, pinalaya din niya tayo mula sa mga makasanlibotang bagay ng mundo. Sabi pa rito, tayong lahat na walang talukbong ang mukha na nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon gaya ng sa isang salamin. Nakikita natin maging sa ngayon ang kaluwalhatian ng Panginoon. At habang lumalago tayo sa ating pananampalataya, mas nakikita natin ang higit at higit pa ang kaluwalhatian ng Panginoon. At sa huli ay papasok tayo sa maluwalhating langit. Makikita natin ang ganap na kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian iyon ay walang hanggan. Kaya dito ay mayroong 7 argumento. Mayroong malinaw na pagkakaiba ang kautosan at biyaya. Magkaiba ang kanilang layunin. At ang biyaya ay higit na mas maluwalhati kaysa kautosan. Sa biyaya, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at tayo ay naging tagapangasiwa ng bagong tipan.
Gaano ba karangal ito? Gaano ka ba nabubuhay para dito? Hindi ba't kailangan nating ipangaral ang mensaheng ito? Mayroon tayong 7 summer retreat ngayong taon. Tayo ay pinawisan, napagod, at lubhang nahirapan. Mahigit sa 2,500 na sasakyan ang nakaparada sa retreat center. At ang mga taong naka-assign sa parking ay sobrang pinawisan. Sobrang pawisan sila dahil sa hirap ng trabaho. Kung 1,000 sasakyan lang ay magaan ang trabaho. Subalit talagang hinahanapan nila ng lugar ang bawat sasakyan para makaparada. Bakit nila ginagawa ito? Dahil sa biyaya na kanilang natanggap. Dahil sa ang kaligtasang tinanggap nila ay napakahalaga. Kaya, malinaw nating nalalaman na mayroong kaibahan sa pagitan ng biyaya at kautosan. Tayo ay pinalaya mula sa kautosan at tayo ay nasa ilalim na ng biyaya. Si Kristo ay nasa atin na, kaya dapat tayong maging mapagpasalamat, magalak at gawin kung ano ang nararapat. Pangalawa, mayroong malinaw na kaibahan sa pagitan ng mga buhay at ng mga patay. Sa mata ng Diyos, mayroong buhay at mayroong patay. Tingnan natin sa Mateo chapter 8. Mateo chapter 8. Verse 21 to 22. Basahin natin. Isa sa kanyang mga alagad na nagsabi sa kanya, "Panginoon, hayaan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama." Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin at hayaan mong ang mga patay ang maglibing sa sarili nilang patay." At sa verse 19, habang naglalakad si Jesus, lumapit ang isang eskriba at nagsabi sa kanya, "Guro, susunod ako sa iyo saan ka man magtungo." At sinabi ni Jesus sa kanya sa verse 20, "May mga lungga ang mga asong gubat at ang mga ibon sa iyong papawid ay may pugad, ngunit ang anak ng tao ay walang mapagpahingahan ng kanyang ulo." Tinanggihan niya ang eskriba na sumunod sa kanya. Bakit? Sa katunayan, sinubukan ni Jesus na pumasok sa taong iyon, ngunit walang makitang puwang si Jesus sa loob niya. Ang anak ng tao ay walang mapagpahingahan ng kanyang ulo. Si Jesus ay walang makitang puwang sa loob niya. Kaya tinanggihan ni Jesus ang eskriba. Ngunit sa verse 21, isa sa kanyang mga alagad ang nagsabi sa kanya, "Panginoon, hayaan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama." Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin at hayaan mong ang mga patay ang maglibing sa sarili nilang patay." Sinabi ng alagad kay Jesus, "Panginoon, hayaan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama at ako'y susunod sa iyo." Sinagot siya ng Panginoon, "Sumunod ka sa akin. Hayaan mo ang mga patay ang maglibing sa sarili nilang mga patay." Nagsabi siya ng isang mahirap na salita. Ang kahulugan ay hindi madaling maintindihan. Ibig bang sabihin, bangkay ang maglilibing sa patay? Siyempre hindi. Dito ay ipinapaliwanag ni Jesus na mayroong dalawang uri ng patay. Ang unang patay ay plural. Ito ang mga taong buhay ang katawan, pero patay ang spirito. At ang ikalawang patay ay singular. Tinutukoy naman ito ang taong patay ang katawan. Hayaan mong ang mga patay ang maglibing sa sarili nilang patay. Ibig sabihin, buhay ang katawan, pero patay ang spirito. At sinabi niya, "Sumunod ka sa akin."
Ipinakita ni Jesus ang kaibahan sa pagitan ng buhay at ng patay. Mayroong pagkakaiba. Mayroong nabubuhay at mayroong patay. Sinabi ni Jesus ang mga salitang ito hindi lamang upang magpaliwanag tungkol sa paglilibing, kundi upang magturo na mayroong mga nabubuhay at mayroong mga patay. Sila ay mayroong magkaibang gawain. May mga bagay na magagawa ang buhay bilang nabubuhay at ang patay bilang patay. Mayroong malinaw na pagkakaiba ang buhay sa patay. Dapat nating malaman na hindi lamang mayroong kamatayan ng katawan, mayroon ding kamatayan ng spirito. Sa halamanan ng Eden, sinabi ng Diyos kay Adan, "Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, tiyak na mamamatay ka." Ngunit kahit na sumuway si Adan at kinain ng bunga, ayon sa Genesis chapter 5, nabuhay pa siya hanggang 930 taon. "Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, tiyak na mamamatay ka." Mali ba ang salitang ito? Mayroon talagang namatay ng araw na kumain siya. Bilang resulta ng pagsuway at pagkakasala ni Adan, ang kanyang katawan nabuhay pa ng 930 taon, ngunit namatay ang kanyang kaluluwa. Brothers and sisters, dapat ninyong malaman na mayroon ding kamatayan ng spirito dahil sa kasalanan. Sa Ezekiel chapter 18 verse 4, Ezekiel chapter 18 verse 4, basahin natin ng sabay-sabay. "Lahat ng buhay ay akin. Ang buhay ng ama at ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay." Ang lahat ng kaluluwa ay pag-aari ng Diyos. At ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Mayroong isang kawikaan sa Israel na nagsasabi, "Kinain ng magulang ang maasim na ubas, pero yung ngipin ng mga anak ang nangilong." Hindi na ninyo gagamitin pa ang kawikaan ito sa Israel, sabi sa Ezekiel chapter 18 verse 3. Dahil sinabi dito na ang kaluluwa na nagkakasala, yun ang mamamatay. Ang kaparehong salita ay binanggit ulit sa verse 20. Basahin po natin sa chapter 18 verse 20, "Ang taong nagkasala ay mamamatay. Ang anak ay hindi magdurusa dahil sa kasamaan ng ama, ni ang ama ay magdurusa dahil sa kasamaan ng anak. Ang katuwiran ng matuwid ay sa kanya at ang kasamaan ng masama ay sa kanya. Ang taong nagkasala ay mamamatay. Ang lahat ng tao ay ipinanganak mula kay Adan. At mula sa pagkapanganak, ang kanilang espiritu ay patay. Sila ay ipinanganak na mayroong likas na kasamaan at nabubuhay na gumagawa ng kasalanan." Bakit ba pumarito si Jesus sa mundo? Pumarito siya bilang isang espiritong nagbibigay buhay upang muling buhayin ang mga espiritong patay. Sa 1 Corinto chapter 15 verse 45, 1 Corinto chapter 14 verse chapter 15 verse 45. Chapter 15, verse 45. "Ang unang taong si Adan ay naging buhay na nilalang. Ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay." Ang unang tao, si Adan, ay naging buhay na nilalang. Nakasulat sa Genesis chapter 2, verse 7, "Nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa." Ang katawan ay mula sa alabok ng lupa, at nang hingan ito ng hininga ng buhay, naging buhay na kaluluwa. Ang buhay na kaluluwa nangangahulugan na naging isang nilalang na mayroong espiritong buhay. Pero dahil sa kasalanan, ang espiritu ni Adan ay namatay. Ang espiritong buhay ay namatay. Sa araw na ikaw ay kumain niyon ay tiyak na mamamatay ka.
Lahat ng tao na nagmula kay Adan ay ipinanganak na patay ang espiritu. Bakit pumarito si Jesus bilang isang espiritu nagbibigay buhay? Dito ang huling Adan ay tumutukoy kay Jesus. Ang ibig sabihin ng Adan ay tao. Si Adan ang unang tao. Si Adan na nasa halamanan ng Eden ay kumakatawan sa mga gumagawa ng kasalanan. At si Jesus ay kumakatawan sa huling tao na dumating upang harapin ang mga kasalanan. Pumarito siya bilang isang espiritu nagbibigay buhay. Ang rason kung bakit pumarito si Jesus bilang isang espiritu nagbibigay buhay ay dahil ang lahat ng tao ay espiritong patay mula kay Adan. Kung ang isang tao ay hindi naging patay na espiritu, walang rason na pumarito si Jesus bilang isang espiritu nagliligtas. Pumarito si Jesus bilang isang espiritu nagbibigay buhay. Dumating siya at isinakatuparan ng Ebanghelyo. Habang ipinapangaral ang Ebanghelyo, sino mang magsisi at manampalataya, ang kanilang kaluluwang patay sa kasalanan ay tatanggap ng kapatawaran at ang Espiritu Santo ang tutulong sa kanila na maniwala at ang kanilang espiritu ay magkakaroon ng buhay. Kaya sa Efeso chapter 2 verse 1, kayo no'y mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Sa Isaiah, ang inyong tainga ay inyong ikiling at pumarito kayo sa akin kayo makinig upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay. Kaya ano ang kailangang pakinggan? Ito ang Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo, nakapaloob dito ang kapatawaran ng kasalanan. Na ang ating mga kasalanan ay nahugasan na sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo. Noong tayo ay makinig at sumampalataya sa Ebanghelyo sa puso natin, tinanggap natin ang kapatawaran ng kasalanan. At ang Espiritu Santo ang nagpaunawa sa atin at binuhay niya ang Espiritong patay. At ang Espiritu Santo ay naninirahan sa atin. Kaya nga, nagbabago ang layunin at pagpapahalaga sa buhay. Kaya ang mga taong ligtas ay silang mga espiritu na muling nabuhay. At ang mga ligtas ay may dalawang kapanganakan. Una ay ang kapanganakan ng katawan nang sila ay ipanganak sa sinapupunan ng kanilang ina. At ang pangalawa ay ang kapanganakan bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagsampalataya sa kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya brothers and sisters, sila na may isang birthday lang ay may dalawang kamatayan. Ngunit silang may dalawang birthday ay may isang kamatayan. Si D.L. Moody ay nakaunawa sa Ebanghelyo. Mayroong isang guro na nagaya sa kanya na makinig sa Ebanghelyo. At siya ay sumampalataya sa Ebanghelyo. Siya ay sumampalataya sa kapatawaran ng kanyang mga kasalanan. At dahil sa siya ay masayang-masaya, sumulat siya sa kanyang ina. Isinulat niya na siya ay ipinanganak na muli bilang isang anak ng Diyos ngayong taon, ngayong buwan, sa petsang ito. Kinalaunan, nagsalita si Moody sa kanyang sermon. Si Moody ay ipinanganak noong 1837 at naligtas noong 1855. Habang nagsasermon, sinabi niya, "Isang araw, maririnig ninyo na ako ay patay na. Pero huwag kayong maniwala doon. Ako, si D.L. Moody, ay mas buhay na buhay pa ngayon. Ako, si D.L. Moody, ay pinanganak sa laman noong 1837 at ay mamamatay. Ngunit ako, si D.L. Moody, ay pinanganak sa spirito noong 1855 ay hindi na mamamatay magpakailanman." Ito ang kanyang sermon at tama po siya. Sila na isa lang ang birthday ay may dalawang kamatayan. Ngunit sila na may dalawang birthday ay magkakaroon lamang ng isang pisikal na kamatayan. Hindi sila mapupunta sa impyerno na siyang ikalawang kamatayan. Sila ay mabubuhay pagpakailanman. Kaya sa paningin ng Diyos, may mga taong buhay at may mga taong patay. Malinaw na magkaiba ang buhay at ang patay. Ang espiritu ng isang ligtas na tao ay muling nabuhay. At kahit na ang isang taong ligtas ay nauhumaling sa mga bagay ng laman at namumuhay tulad sa mga patay, siya ay buhay, sabi ng Diyos. Sa Efeso chapter 5 verse 14,
Dahil sa siya'y buhay, sinasabi ng Biblia na gumising ka. Efeso chapter 5 verse 14. Basahin natin. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, at bumangon mula sa mga patay, at si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, at bumangon mula sa mga patay. Kanino niya ito sinasabi? Tingnan natin sa verse 8. Sapagkat kayo dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon, lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Sinasabi niya ito sa mga naging anak ng Diyos pagkatapos ng kaligtasan, di ba? Ikaw na natutulog. Hindi niya sinabi, ikaw na patay. Kahit na ang pananampalataya ng taong ligtas ay manghina at siya ay mahumaling sa laman pagkatapos maligtas, hindi siya tinatawag ng Diyos na ikaw na patay, kundi ikaw na natutulog. Yung mga natutulog ay magigising din kinalaunan. Ito ang mga buhay. Tinutukoy ng Diyos ang mga buhay. Ipagpalagay nating naglalakad ka sa gabi at ikaw ay sobrang napagod, kaya natulog ka sa gilid ng kalye. Pero pagkagising mo kinaumagahan, nalaman mo na natulog ka pala na may katabing patay. Magugulat ka, di ba? Ito ay tulad sa isang taong ligtas na natulog sa gitna ng mga patay na parabang siya isa sa kanila. Gumising ka at bumangon mula sa mga patay at si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Sa paningin ng Diyos, mayroong tiyak na kaibahan ang mga buhay sa mga patay. Ang patay at ang buhay ay magkaiba ang gawain. Tayo ay nabubuhay. Ang ating spiritong patay ay muling nabuhay. Ang nabubuhay ay may ibang layunin at pagpapahalaga sa buhay. Kailangan nating gawin ang nararapat nating gawin bilang isang nabubuhay. Dapat natin itong pag-isipan. At mayroon ding pagkakaiba. Pagkakaiba sa naniwala at pinaniwala. Ang naniwala ay mula sa tao. At ang pinaniwala ay mula sa Diyos. Mayroon itong pagkakaiba. Naniwala, ito ay mula sa sariling kagustuhan ng tao na paniwalaan ang isang bagay. Mula sa sarili niyang kagustuhan, naniwala. Ngunit ang pinaniwala ay mula sa pagbubukas ng Diyos ng puso upang maunawaan ang katotohanan at makapagbigay ng buhay. Pinaniwala tayo ng Diyos. Ang Diyos ang nagbukas sa ating puso at nagpaunawa sa atin. Ito'y paggawa ng Espiritu Santo. Tumingin tayo sa Biblia. Sa mga gawa, chapter 16. Mga gawa, chapter 16, verse 14. Verse 13 at 14. Basahin po natin. At sa araw ng Sabat ay pumunta kami sa labas ng pintuan sa may tabi ng ilog na sa palagay namin ay may dakong panalanginan. At kami umupo at nakipag-usap sa mga babaeng nagtitipon doon. At nakinig sa amin ng isang babaeng ang pangalan ay Lydia na sumasamba sa Diyos. Siya'y mula sa lungsod ng Tiatira at isang mangangalakal ng mga telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. May dalawang tauhan sa verse 14. Nakinig sa amin ang isang babaeng ang pangalan ay Lydia na sumasamba sa Diyos. At ang tauhan sa huling parte ay ang Panginoon. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Nakinig si Lydia at sinabi ng Biblia, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Ganito ang pananampalatayang kinikilala ng Espiritu Santo. Ang mga tao ay kailangang makinig. Kailangan nilang buksan ang kanilang puso at makinig.
Kapag sila ay nakahandang makinig, kikilos ang Diyos sa kanila, bubuksan ang kanilang puso, at ang tatak ng Espiritu Santo na nagpapapaniwala sa kanila at ang paggawa ng Espiritu Santo ay tiyak na magkasama. Kaya ang mga salitang hanggang sa ang pananampalataya ay pahayag at ang pananampalatayang tinanggap ay makikita sa Biblia. Tingnan natin sa Galatia chapter 3. Galatia chapter 3. Binasa natin ito kanina. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, nabilanggo tayo at binabantayan sa ilalim ng kautusan hanggang sa ang pananampalataya ay ipahayag. At sa verse 25, subalit ngayong dumating na ang pananampalataya, tayo ay wala na sa ilalim ng tagasupil. Dito, mayroong bago dumating ang pananampalataya. Ngayong dumating na ang pananampalataya at hanggang sa ang pananampalataya ay ipahayag. Ipahayag. Ito ay tumutukoy sa gawa ng Diyos na pagbubukas ng puso at pagpapaunawa sa kanila. Ang tiyak na pananampalataya ay ang pananampalatayang binuksan ng Diyos. Ipagpalagay nating may isang bagay na ipapakita sa iyo sa isang entablado. Ngunit kung ang kortina ay nakasarado, hindi mo makikita ito. Tulad sa pagbubukas ng kortina, siya ang nagbubukas at nagpapakita sa atin. Mayroong pagbibigay linaw ng Espiritu Santo na nagbubukas at nagbibigay liwanag sa atin. Kaya sa ikalawang Pedro chapter 1, sa pamamagitan ng tumanggap ng mahalagang pananampalataya, nakasulat sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya, ang pananampalataya ay tinatanggap. At sa Judas 1:3 din, natagpuan kong kailangan sumulat upang himukin kayo na ipaglaban ang pananampalataya na minsan ang ibinigay sa mga banal. Pananampalataya na ibinigay sa mga banal. Diyos ang nagbibigay nito. Pagkatapos, ang dapat gawin ng tao ay tanggapin ito, di ba? Kaya ang ekspresyon tulad ng binuksan ng Panginoon, ipinahayag ang pananampalataya, natanggap ang pananampalataya, ibinigay ang pananampalataya, ay tumutukoy sa pananampalataya na mula sa Espiritu Santo. Ito yung pananampalatayang may patunay ng Diyos. Natitiyak ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalatayang ito. Sila na mayroong ganitong pananampalataya ay pupunta sa walang hanggang langit. Subalit binabanggit din sa Biblia ang maling pananampalataya. May mga pagkakataon na ang pagsampalataya ng tao ay nagmumula sa kanilang sariling kagustuhan, kaya ito walang nangyayari. Kung titingnan natin sa 1 Timoteo chapter 1 verse 19, sinasabi na iniingatan ang pananampalataya at ang mabuting budhi. Sa pamamagitan ng pagtatakwil sa budhi, ang ibang tao ay nakaranas ng pagkawasak ng barko sa kanilang pananampalataya. Kapag ang isang barko ay nakaranas ng pagkawasak, ang lula nito ay malulunod at mamamatay. Sila ay malulunod at mamamatay. Ito'y tulad sa isang taong sumasampalataya, pero hindi makakapasok sa langit. Mabuting budhi, sa pamamagitan ng pagtatakwil sa mabuting budhi. Kapag tiyak ang pananampalataya mo, magiging mabuti ang budhi mo. Kung ang pananampalatayang mayroon tayo ay natanggap natin, ang Espiritu Santo ay nasa atin. At dahil sa ang Espiritu Santo ay dumating sa atin, nanunumbalik ang orihinal na tungkulin ng budhi. Ang budhi ay mayroong gagawin sa iyo. Ilalapit niya tayo sa Diyos at ibibilang ang kasalanan bilang kasalanan. Gayunpaman, kung inaangkin ng isang tao na siya'y ligtas, subalit gumagawa siya ng mga bagay na laban sa kanyang budhi, at ang kanyang budhi ay parabang tinatakan ng nagbabagang bakal, malamang ang taong ito'y hindi paligtas. Mayroon pa siyang hindi naintindihan. Ang pananampalatayang nawasakan ng barko ay hindi tamang pananampalataya. Ano ang ibig sabihin nito? Ang Diyos ang nag-iingat sa pananampalataya ng taong pinaniwala. Kaya ang kaligtasan ay sigurado. Ngunit may mga tao pa rin na naniniwala ng walang kabuluhan. Ang kanilang paniniwala ay nagmumula sa kanilang sariling kagustuhan. Hindi ito tamang pananampalataya. Sa ikalawang Timoteo chapter 3 verse 7 at 8,
na laging nag-aaral at kailanman ay hindi nakakarating sa pagkakilala ng katotohanan. Kung paanong sina Jannes at Jambres ay sumalungat kay Moises, ang mga ito ay sumasalungat din sa katotohanan. Mga taong masasama ang pag-iisip at mga nagtakwil sa pananampalataya. May pananampalatayang itinakwil. Sa una, parang mayroon silang pananampalataya. Pero habang tumatagal, sumasalungat sila sa katotohanan. Ibig sabihin, mula sa simula ay hindi talaga pumasok sa kanila ang katotohanan. Sila ay mga taong nagtakwil sa pananampalataya. Sinabi sa Santiago, "Ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang gawa at ipapakita ko sa pamamagitan ng aking gawa ang aking pananampalataya." Sumasampalataya ka na? Ka na ang Diyos ay isa? Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. Nangangahulugan ito na kahit na mga demonyo ay naniniwala sa isang Diyos. Nang dumating si Jesus sa Israel, nakilala siya ng mga demonyo. Bakit? Dahil sa ang mga espiritual na nilalang ay nakikilala si Jesus. Kahit na mga demonyo ay naniniwala sa isang Diyos. Ngunit kung wala kang tunay na pagsisisi, kung walang gawa ng Espiritu Santo na tumutulong sa iyong maniwala, kung gayon walang tunay na kaligtasan. Kapag ang buhay ay pumasok, magkakaroon ng pagbabago. Binabago ng Diyos ang loob, hindi ba mababago ang labas? Kaya kung titingnan natin sa Santiago, kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Patay na pananampalataya. Pananampalatayang walang buhay. Yan ay pananampalatayang hindi magdadala sa langit. Tingnan natin sa Mateo chapter 13. Mateo chapter 13. May mga maling paniniwala. Mateo chapter 13 verse 18. Verse 18. Pakinggan ninyo ang talinhaga ng mga hasik. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at hindi niya ito inuunawa, darating ang masama at aagawin ang naihasik sa kanyang puso. Ito ang naihasik sa tabing daan. Ang napahasik sa mga batuhan ay iyong nakikinig ng salita at agad niyang tinatanggap ito na may kagalakan, gayon may hindi siya nakaugat, kundi sandali lamang tumatagal. At kapag dumating ang kapighatian o pag-uusig, dahil sa salita, ay kaagad siyang natitisod. Ang napahasik sa mga tinikan ay iyong nakikinig ng salita, ngunit ang kabalisahan ng sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan ay sumasakal sa salita at iyon ay nagiging walang bunga. Ang napahasik naman sa mabuting lupa ay iyong nakikinig ng salita at inuunawa ito na siyang talagang namumunga. Ang isa'y 100, ang iba'y 60 at ang iba'y 30. Dito sa talinhaga ng mga hasik, mayroong apat na uri ng lupa. Sa verse 19, tabing daan. Verse 20, batuhan. Verse 22, tinikan. Verse 23, mabuting lupa. Sila ang mga nakikinig at inuunawa ang salita. Ito ang napahasik sa mabuting lupa. Kaya't nagbubunga ng 30, 60 at 100. Ngunit ang nasa tabing daan, batuhan at tinikan, ang lahat ng ito ay pananampalatayang hindi magdadala sa langit. Sa binhi na nahulog sa tabing daan, dumating ang diablo at inagaw ang salita. Walang natira. Dumating at kinain ang binhing iyon. May mga taong ganyan. Ang binhi na nahulog sa batuhan, tumubo ng kaunti. Ngunit nang sumikat ang araw na initan, at dahil sa walang ugat, ito'y natuyo at namatay. At ang binhi na nayasik sa tinikan, lumaki ang mga tinik at sinakal ito, di ba? Dahil sa mga alalahanin sa sanlibutan, tukso ng kayamanan, hindi kalaunan ay nauhulog sila dahil sa mga bagay na ito. At pagkatapos na magtiis ng ilang sandali ay naglalaho. Ang lahat ng mga ito ay hindi totoong pananampalataya. Ang mga ito ay hindi pananampalatayang may tatak ng banal na espiritu. Sinabing, yung nakikinig ng salita at inuunawa ito. Bakit importante ang pagkaunawa?
So verse 14, verse 13 hanggang 14, dahil dito ay nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinhaga, sapagkat sa kanilang pagtingin ay hindi sila nakakakita at sa kanilang pakikinig ay hindi sila nakakarinig at hindi sila nakakaunawa. Natutupad nga sa kanila ang propeta, ang propesya ni Isaias na nagsasabi, sa pakikinig kayo makakarinig, ngunit kailan may hindi makakaunawa, at sa pagtingin kayo titingin, ngunit kailan may hindi makakabatid. Kaya kahit na makinig sila, ay hindi nila naintindihan. Ito ay pananampalatayang hindi tinatanggap ng Diyos. Sa verse 13, hindi sila nakakaunawa. Tingnan natin sa verse 15, sapagkat naging manhid na ang puso ng bayang ito at mahirap nang makarinig ang kanilang mga tainga. At ipinikit nila ang kanilang mga mata, baka ang kanilang mga mata ay makakita at makarinig ang kanilang mga tainga at makaunawa ang puso nila at manumbalik sa akin at sila'y aking tagalingin. At sa verse 13, hindi sila nakakaunawa. Sa verse 14, kailan may hindi sila nakakaunawa? Sa verse 15, hindi nakakaunawa ang puso nila. Pero sa verse 23, mayroong pagkakaiba. Iyong nakikinig ng salita at inuunawa ito. Silang naihasik lamang sa mabuting lupa ang nakinig at umunawa. Sila lamang ang may pananampalatayang tinatanggap ng Diyos. Kung talagang naunawaan mo ang Ebanghelyo, ang Espiritu Santo ay nasa iyo at magbabago ang buhay mo. Ito ay konektado. Subalit maaaring isipin ng iba na, oh, yung pananampalataya lang na galing sa Diyos ang totoo. Kaya maghihintay na lang sila hanggang sa dumating ang pananampalatayang iyon. Subalit hindi tama kapag ganito. Siyempre, sa puso natin, ay kailangang magkaroon ng tapat na pagnanais na sumampalataya. Kaya ano ang paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ni Juan? Sinasabi niya sa atin na sumampalataya, sumampalataya. Nangangailangan ng kalooban ng tao. Sa panig natin, kailangan nating buksan ang ating puso, makinig at magkaroon ng taimtim na pagnanais na maunawaan ang Ebanghelyo. Kailangan ng pagnanais natin na sumampalataya. Kung mayroon tayong pagnanais naman ng palataya at hinahagad natin ito ng may tapat na puso, bubuksan ng Espiritu Santo ang ating puso at ipapaunawa sa atin. Pinaniniwala niya ang mga nagnanais manampalataya. Naintindihan niyo po? Ang magnais manampalataya ay hindi mali. Sa Roma chapter 10, Roma chapter 10, verse 9 at verse 10, Roma chapter 10, verse 9 at 10. Babasahin po natin. Sapagkat kung ipahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig sa Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya kaya't itinuturing na ganap at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya't naliligtas. Sinabi ng verse 9, kung ipapahayag mo sa Jesus na Panginoon, nagpapahiwatig ito ng aktibong pagkilos. At sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay ay maliligtas ka. At sa verse 10, sa puso ang tao'y nananampalataya kaya itinuturing na ganap. Sa original na teksto, ang sasampalataya sa verse 9 ay isang tahasang tinig o active voice. Ibig sabihin, ako ay kailangang manampalataya. Pero sa verse 10, ang nananampalataya sa verse 10 ay isang balintiyak na tinig o passive voice. Ang Diyos ang gumagawa upang ang tao ay manampalataya. Kapag sinubukan kong manampalataya, ang Diyos ay tutulong sa akin na manampalataya. Naunawaan niyo po? Kailangang may pagnanais na manampalataya ang isang tao. Huwag mong hintayin ang pananampalataya na kusang dumating sa iyo. Sinasabi ko ito dahil marami na akong na-counsel na ganitong klase ng tao. May ilan na naghihintay sa pagdating ng pananampalataya. Gumagawa sila ng isang uri ng tiyak na kaligtasan sa sarili nila, na sarili nila nagpasya at naghihintay na dumating ito. Tingnan po natin sa Awit 24. Awit 24, verse 7 at 10.
Babasahin ko. Itaas ninyo ang inyong mga ulo o kayong mga tarangkahan at kayo'y mataas, kayong mga matatandang pintuan upang makapasok ang hari ng kaluwalhatian. Sino ang hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoon, malakas at makapangyarihan. Ang Panginoon, makapangyarihan sa pakikipaglaban. Itaas ninyo ang inyong mga ulo o kayong mga tarangkahan at itaas kayo, kayong matatandang pintuan upang makapasok ang hari ng kaluwalhatian. Sino itong hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoon ng mga hukbo, siya ang hari ng kaluwalhatian. Dito, o kayong mga tarangkahan. Una, tumutukoy ito sa mga pintuan ng Jerusalem. Ngunit tumutukoy din ito sa pintuan ng ating puso. Kasi ang pintuan ng Jerusalem ay hindi naman walang hanggan. Ngunit ang pintuan ng puso ng tao ay walang hanggan. Dahil ito ang nagpapasya sa patutunguhan ng mga spiritual na bagay. Kaya ngayon, kapag ang hari ng kaluwalhatian, ang Panginoon ay pumasok sa atin, dito dalawang beses sinabi, kayo'y mataas, kayong matatandang pintuan. Verse 7 at verse 19, itaas ninyo ang inyong mga ulo. Sabi ng awit na ito, itaas. Sa verse 7, ang itaas ninyo ang inyong mga ulo ay active voice sa original na teksto. Ngunit ang mataas ay passive voice. Kung gayon, bakit ang una ay active voice at pangalawa ay passive voice? Sinabi sa Apokalipsis chapter 3 verse 20, makinig ka, ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ng sino man ang aking tinig at buksan ng pinto, ako'y papasok sa kanya at kakaing kasalo niya at siya'y kasalo ko. Sabi dito, tumutuktok ang Diyos. Kung diringgin ng sino man ang aking tinig at buksan ang pinto, ibig sabihin ay ikikiling ang mga tainga upang makinig. Kung may magbubukas, bubuksan. Sinasabi nito na ang bawat tao ay dapat na mayroong pagnanais. Kaya kung sino man, buksan mo ang pinto. At pagkatapos ay sinabi sa Gawa chapter 16 verse 14, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso. Kung magsusumikap akong buksan ng aking puso, bubuksan ito ng Panginoon. Sino ba ang mahirap maligtas? Silang nagsasara ng kanilang puso. Silang nagsusumikap na huwag makinig. Hindi sila tinutulungan ng Diyos at madali silang madagaya ni Satanas. Kaya ang mahirap maligtas ay silang nagsasara ng puso. Tingnan natin sa 2 Korinto chapter 4. Ikalawang Korinto chapter 4 verse 3 at 4. Babasahin ko po. At kahit ang aming ibanghelyo ay natataklubungan pa, ito ay may talukbong lamang sa mga napapahamak. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng ibanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kahit ang aming ibanghelyo ay natatalukbungan pa, ito ay may talukbong lamang sa mga napapahamak. Para bang sinasabi na napili na ang mga mapapahamak? Maaring ganito ang iniisip ng ibang tao. Pero sa verse 4, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi nananampalataya. Ibig sabihin, yung mga taong may matigas na puso na ayaw manampalataya ay madaling madaya ni Satanas. Ang taong nagsasara ng puso ay hindi tutulungan ng Diyos. At sa kanila, madaling kumilos si Satanas. Kaya nararapat na buksan ng tao ang kanyang puso at makinig ng may panalangin upang tulungan siya ng Panginoon. Kung patuloy kang makikinig sa salita at bubuksan ng iyong puso, ang Diyos ang siyang magbubukas nito upang ikaw ay makaunawa. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng katiyakan. Pagkatapos, ang Espiritu Santo ay papasok at maninirahan sa iyo. Dahil sa nababago ang panloob, ang panlabas ay mababago din. Kaya tiyak na may kaibahan sa pagitan ng taong naniniwala sa pamamagitan ng sarili at taong naniniwala mula sa pagpapaunawa ng Diyos. Kaya magkaiba. Kaya basahin po natin ang isa pang verse, 2 Tesalonica chapter 1, verse 5.
Ikalawang Tesalonika. Chapter 1, verse 5. Sapagkat ang aming ibanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa espiritu at sa lubos na pagtitiwala, kung paanong nalalaman ninyo kung anong pagkatawa ang aming pinatunayan sa inyo alang-alang sa inyo. Hindi dumating sa salita lamang. Kapag ang salita ng Diyos ay hindi kaalaman lang, at kapag ang pananampalataya ay sa pamamagitan ng paggawa ng Diyos, ang tao ay magkakaroon ng katiyakan. Kaya nararapat na magkaroon tayo ng pananampalataya na Espiritu Santo ang nagpaunawa. Pitong bagay sana ang sasabihin ko, pero tatlong bagay pa lamang ang aking natatalakay. Kailangan na mong maunawaan na mayroong malinaw na kaibahan sa pagitan ng kautosan at ng biyaya, ng mga buhay at ng mga patay. Ang kautosan at biyaya ay konektado kahit na sila ay may kaibahan. Ang problema sa mga churches sa panahon natin ngayon, pinaghihiwalay nila ang hustisya at pag-ibig ng Diyos. Halos lahat ng churches sa buong mundo, hindi nila binibigyang pansin ang hustisya, kasalanan, paghukom at impyerno. Sa kabaliktaran, ang mga relihiyon sa panahon natin ay nagsasalita lamang tungkol sa pag-ibig, kaya hindi sila makapaniwala sa pag-ibig ng Diyos. Ang pagsisisi ay magmumula sa kautosan. Pagkatapos, darating ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng biyaya. Kaya kahit na magkaiba ang hustisya at pag-ibig, sila iisa sa parehong oras. Hindi dapat paghiwalayin. Ang mga churches sa mundo, pinaghihiwalay ito. Kaya hindi sila sumasampalataya sa ebanghelyo. Ito ang problema. Nagsasalita lang sila tungkol sa biyaya at pag-ibig. Unawain mo itong mabuti at iukit mo sa iyong puso. Sa palagay ko ay makakatulong ito sa iyo, sa iyong individual na kaligtasan. Kaya makakatulong ito sa iyo. Manalangin na po tayo. Aming Diyos, salamat sa iyong masaganang biyaya at pag-ibig. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng mahalagang oras na makapag-aral ng salita tungkol sa kaibahan ng iba't ibang bagay. Tulungan mo po kaming maunawaan ng malinaw kung ano ang mga pagkakaiba na ginawa ng Diyos at ito ay aming maisabuhay. Tulungan mo rin po kaming maitatag ang aming Kristiyanong pamumuhay sa salita at tulungan ng iba na mapagtibay. Tulungan mo po kami na matapos ng maayos ang ikapitong batch ng summer retreat. Ihayag mo rin po ang iyong habag at biyaya upang maligtas ang lahat ng naliligaw na kaluluwa. Tulungan mo po kami na magamit ng mahalaga sa gawain ng ebanghelyo. Buksan mo po ang aming mga puso at magkaisa kami para sa nalalapit na fall retreat upang magabayan ang maraming naliligaw na kaluluwa patungo sa Panginoon. Bilang mga taong tumanggap ng biyaya, gabayan mo po nawa na magamit kami sa aming nalalabing buhay bilang mahalagang kagasangkapan ng Panginoon. Dalangin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesu Kristo. Amen.